ano kaya ang mararamdaman mo kung ang iyong anak ay hindi susunod sa mga utos at bilin mo? Marahil ay labis kang malulungkot. Totoo bang ang lahat ng pagsisisi ay nasa huli? Sa akdang mapakikinggan ay masasaksihan ang mag-inang palakang puno at kung paanong sa abot ng makakaya ng ina ay pilit niyang inunawa at itinuwid ang kanyang anak. Ang mag-inang palakang puno. Noong unang panahon, nakatira sa isang bayan sa Korea ang isang batang palakang puno at ang kanyang ina. Yumaon na ang ama ng palaka, kaya silang mag-ina na lamang ang magkasamang namumuhay. Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak na palaka at nais niyang mapalaki ito ng tama. Kapagmahal naman ang anak na palaka, subalit may katigasan nga lang ang ulo kaya't nahihirapan ang inang palakang pasunurin siya. Kilalang kilala na ng kanyang ina ang ugali ng anak. Alam niyang sa bawat utos niya sa anak ay kabaligtaran ito ang gagawin. Halimbawa, kapag inutusan niya ito na magpunta sa kanluran, ay sa timog ito pupunta. Kapag pinapasok niya, ay lalabas ito. At kapag pinagsasabihan, ay magbibingi-bingihan. Hindi lingid sa anak na palaka na hindi nagugustuhan ng kanyang ina ang ganitong sistema. Isang araw na mainit ang panahon, hinayaang maglaro ng ina ang kanyang anak. Anak, mainit ang panahon. Maari kang makipaglaro sa iba pang mga palaka sa batis. Ngunit katulad ng dati, ang kabaligtaran ng sinabi ng ina ang kanyang ginawa. Pumunta ang anak sa bundok at doon naglaro mag-isa. Nang sumunod na araw, naghabilin ang ina sa anak na palaka. Huwag kang lalayo ngayon. Narinig ko sa usapan sa kanto na may parating na ahas. Ngunit muli, lumabas ang anak na palaka at nagyakag ng mga kaibigan. Gusto niyo bang mamasyal at magsaya? Tayo na at manghuli ng ahas. Ang balita ko ay may paparating na ahas sa ating lugar. Ang tila ng hahamon pang sabi nito. Nagpatuloy ang ganitong ugali ng anak na palaka. Ito ay labis na nagpapahirap sa kalooban ng ina dahil alam niyang hindi nakabubuti sa kanyang anak ang ganitong pag-uugali. Subalit dahil hindi nakikinig ang kanyang anak, ay wala na itong magagawa kundi ang malungkot at lumuha na lang ng tahimik dahil sa asal niyang ito. Dahil sa katandaan at dahil na rin sa hirap ng kalooban nararanasan niya sa kanyang anak, hindi naglaon ay nagkasakit ang ina. Sa kanyang pagkakasakit ay umasa ang ina na magbabago ang kanyang anak, subalit nagpatuloy pa rin ito sa masamang ugali na lalong nagpahirap sa kaawa-awang ina. Isang araw, habang nahihirapang huminga ang ina, naghabiling ito sa anak. Anak, huwag mo sanang putulin ang puno sa harapan ng ating bahay. Dahil yan ang magiging protection natin. Hindi umunik ang anak, ngunit kinabukasan, nakita ng ina na wala na ang puno sa harapan.
Nagtanong ang ina. Nasaan ang puno sa ating harapan? Ano ang ginawa mo sa puno? Hindi sinagot ng anak ang lumuluhang ina. Nagpatuloy ang paglubha ng karamdaman ng ina. Subalit, hindi pa rin natitinag ang anak sa pagsuway sa kanyang magulang. Nang makahanap ng tiyempo, ay kinausap ng ina ang kanyang anak. Anak, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ko. Ang nais ko sana ay kapag pumanaw na ako, ay ilibing mo ang aking labi sa gilid ng batis. Huwag mo akong ililibing sa burol. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Ang totoo ay nais ng inang ilibing siya sa burol. Ngunit dahil alam niya ang ugali ng anak na sinusuway ang bawat utos at ginagawa ang kabaligtaran nito, naisip niyang ang kabaligtaran ng kanyang piliin ang ihabilin. Dumating nga ang araw na kinatatakutan. Bago malagot ang kanyang piliing hininga, ay inulit ng ina ang kanyang hiling. Sa gilid ng batis mo ako ilibing, anak. Inay, huwag mo kong iwan! Ang palahaw ng anak na palapa, ngunit tuluyan ng nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Labis ang pighati ng anak. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong pag-ihinagpis. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Dahil sa sama ng loob niya sa akin ay nagkasakit si inay at tuluyan nang namatay. Kahit kailan ay hindi ako nakinig sa mga utos niya. Ngayong wala na siya, alam kong nais niyang maging masunurin ako. Susundin ko ang kanyang hiling na ilibing ko siya sa gilid ng batis. At ganoon na nga ang nangyari. Sa kagustuhang makabawi sa katigasan ng kanyang ulo, ay sinunod ng anak ang huling habili ng ina. Inilibing niya ito sa gilid ng batis sa halip na sa burol. Kahit pa nagtataka siya kung bakit sa tabi ng batis, gusto ng inang mailibing ang kanyang labi. Araw-araw ay dinadalaw ng anak ang puntod ng inang palaka. Hanggang sa isang araw ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Walang humpay ang pag-ulan sa loob ng ilang araw. Kaya't umapaw ang tubig sa batis at naanod ang bangkay ng kanyang ina. Dahil dito ay labis na nalungkot at umiyak ng umiyak ang anak na palaka. Wala na si inay! Kung naging masunurin lang sana ako, sa kanya ay hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Simula noon, tuwing umuulan, ay hindi na niya mapigilan ang pag-iyak habang naaalaala ang kanyang ina. Naging isang paniniwala sa Korea ang labis na kalungkutan at pag-iyak ng palaka sa pagkakaanod sa kanyang ina ang dahilan kung bakit nag-iingay ang mga palaka tuwing umuulan. Sa Korea ay tinatawag na chongkaeguri o palakang puno ang isang tao kapag siya ay sumusuway o hindi sumusunod sa inuutos ng kanyang mga magulang.
Dito po nagwawakas ang kwentong Ang Mag-inang Palakang Puno. Masasalamin dito ang pagpapahalaga ng magulang sa anak na kahit ilang beses nagpasaway ay pinatawad at inunawa pa rin. Kaya mga anak, sumunod sa magulang. Gawin ang tama kung ayaw mong magsisi sa bandang huli.